Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 13, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024? Maaring nag-uusap kayo na inyong pamilya sa araw na ito. Na maaring some of you makarelax lang, makalma lang kayo, makaramdam kayo ng comfort pag nagstay kayo sa inyong bahay. Maaring nagkaroon ng pag-uusap dito ang isang pamilya regarding sa properties nila or sa bahay nila. Maaring bibili or may ibebenta na property. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024, Spirits Guides? May nakita kong career stability dito. Nagpaplano din kayo. You have long-term plans sa inyong career. Stability to ha, stable ang inyong karera, nakikita ko. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024? Feeling hopeful kayo. Oh, may pag-asa po, may pag-asa ko nakikita dito. This is also clarity. May klaro na sa inyo, may pag-asa na, may sagot na. Pwede din marami kayong naiisip na new ideas ngayon. This is also dreams. Nagkaroon ng hope or may nag-guide sa inyo patungo sa fulfillment sa inyong ambisyon, sa inyong goal sa buhay. Ano po ang mensahe niyo po, Spirits Guides, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 13, 2024? Nag-take action nga kayo. May maranasan kayong obstacles, challenges, pero patuloy niyo lang po daw. Hanggang sa maabot niyo ang dulo. Ano po ang mensahe nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 13, 2024? You're healing now. Nagkaroon ng healing dito. Pag-move forward, pag-move on, pagtanggap sa mga nangyari. Healing energy flows through you. That is very good. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024? Spirits Guides? Clarification of this card po? Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024? Clarification of this card. Love and romance, self-love, partnership and romance
ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024. Clarification of this card po. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Opo. Maraming maraming salamat po. Ngayong January 13, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Ayusin lang natin yung camera or cards. Okay, I think okay na. Sa araw na ito, ngayong January 13, 2024, para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay. Maaring may delay po sa plano, travel, lipat bahay. Kaya nag-uusap kayo dito regarding sa bahay. So, kailangan nyo po, sabi po ng card, kailangan nyo po daw ng mahaba ng pasensya. Kailangan po ang mahabang pasensya, pag-intindi, acceptance sa mga nangyari po. So kailangan make yourself busy habang inaantay mo itong delay. Maaring may dahilan po no, kaya nagkaroon ng delay. So ayun. May nakita rin ako na may bumalik or may umuwi from the past, may umuwi sa inyo, or may bumalik from the past. Oo, may nakita ko dito. Tapos nang dahil nito, may naalala kayo sa past, may bumalik sa past, maaring nahihirapan kayong mag-move on kasi bumalik ito. Maaring, ano to ha, isang pangyayari or may nag-tackle na regarding past, kaya naalala nyo. So, ayun. You have difficulties in moving on? Kailangan nyong mag-move forward. Paano? Accept the fact. Accept the situation na mga nangyari na. Na nangyari ya yung situation, yung nawala na, yung nagdaan na, yung nangyari na. So, kailangan ng pag-accept dito and healing. So, don't worry, may binigay sa'yo ng universe na healing. Kasi, you are decided for healing eh. Na magkaroon ng healing process. Kaya, may binigay sa'yo yung universe na healing. Healing energy flows through you. Kaya, nagkaroon ng pagtanggap dito. Kailangan talaga mag-move forward po. Kasi yung busy kayo, nakikita ko dito na busy kayo sa inyong career. So kailangan yung i-let go itong nararamdaman nyo, accept the fact and consider as a lesson journey, sa inyong journey, tapos forgive. And most of all, forgive yourself para sa inner peace mo. Forgive those people who hurt you, na na-disappoint ka sa kanya. So, forgive. Forgive the situation also. And most of all, forgive yourself para sa inner peace mo. I-priority mo yung inner peace mo. Yan yung pinaka-importante. Cancer, Pisces, and Scorpio. Maaring pa yung paglalakbay dito ha, nagkaroon lang talaga ng delay po. So, kailangan lang pag-antay, pag-intindi. So, ayun. Ano pa ang mensahe? Okay. Wow. This is happiness after this emotion. Kasi nagkaroon ng healing process, 'di ba? Tapos may obstacle, nandinamdam nyo, tapos nag-decide kayong mag-healing.
mag-heal sa inyong sarili, tapos may binigay sa iyo yung universe na healing energy. Tapos ito, nagkaroon na ng happiness. This is happiness po. This is fulfillment. Nagkaroon ng pagkakaisa. Nakikita ko pa nga dito, na-granted yung manifestation nyo. May fulfillment sa pangarap po dito. May nakita akong fulfillment po sa inyong pangarap. Masaya ka. Kasi granted fulfillment Oo. Kaya nakita ko dito na you're happy after this healing. May kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan. This card focuses on achievement of a level of love and success. Na nagbibigay sa iyo ng serenity. Achievement to sa love and success in yung buhay. Oo. Nagbibigay ito sa iyo ng katahimikan or serenity, satisfaction at pasasalamat. Kasi happy kayo. Kasi nagkaroon ng fulfillment sa pangarap. Granted din yung manifestation niya. Nagkaroon ng success po, achievement. So deserve niyong celebrate yan. Kahit in a small way po. Makikita pa nga ako dito na may gusto kayong tao na sobrang saya nyo kasi gusto ka rin niya. So ayun. Plus point na kasi ito kasi alam mong may gusto siya sa inyo. Kasi gusto mo rin siya kaya sobrang saya nyo. Sa mga may relasyon dyan sa buhay pag asawa. Oo. Nakikita ko ditong harmony masaya kayo, satisfied kayo sa buhay, sa inyong family. Meron din ako nakikita dito nakatanggap ng sustento. Okay? Success in workplace, success in home. I-acknowledge mo ang nagbibigay ng suporta sa iyo galing sa inyong co-workers, even your family. I-acknowledge mo. Kung ikaw may balak mag-change ng career o magtayo ng negosyo, know that you have the very supportive friends and family. Yan yung pinaka-importante. Kasi if nagkaroon ng support sa inyong, sa inyong mga plano sa buhay, mas ma-motivate ka yan O mas ma-inspired ka. Kaya malapit talaga sa inyo ang success. Nakikita ko dito yung happiness nyo. Okay? Ano pa? Sa career and money. Okay. Nagkaroon dito ng wisdom, solitude, divine inspiration na may na-realize kayo. This is enlightenment. Enlightenment. Okay. So, this is also hardworking. Nag-expand kayo ng inyong, nag-exercise kayo sa inyong patience. Maraming tao ha, na gustong takot mag-isa. Oo, pero kayo hindi takot mag-isa. Gusto nyo pa nga para ma-re-energize kayo. Gusto nyo mapag-isa para makapag-isip kayo ng mabuti, para makapag-plano kayo ng mabuti, para ma-re-energize kayo sa pagbalik nyo. Gusto nyo mapag-isa, gusto nyo mapag-isip, you can restore your energy by spending time with yourself. Para pagbalik mo, you will feel your energy restored. This card tells you na all life's answers are within you. So sa lahat ng mga sagot, sa mga katanungan nyo, kasi gusto nyo mapag-isa para pag-isipan ng mabuti na yung sagot sa inyong tanong. So, sinasabi ng card dito na nasa iyo po, kayo po ang makakasagot niyan kasi nasa iyo na po yung kasagutan. So, feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or making business investment, hindi mo na kailangan ng pahintulot sa iba. Oo.
Kasi alam mo eh, alam mo ang anong dapat gawin. Mm-mm. Mahusay to si ano eh, Cancer, Pisces and Scorpio, lalo na sa mga pag-process. Masipag 'yan. 'Di ba? So mas nakikita ko dito eh, mas gusto mo magtrabaho kaysa mag-isa. Kahit sa bahay niyo maglilinis mo, oh, gusto niyo maglinis ng mag-isa. Ayaw niyong may kausap, ayaw niyong may kasama na magtrabaho. Gusto niyo mag-isa. Kasi makapag-isip kayo pag naglilinis kayo. You will find peace and relaxation. Maging kalma kayo kung mapag-isa kayo. Some of you naglilinis, mag-isa. Naglalaban, mag-isa. Tahimik. Kasi nag-iisip kayo. So, it's time for soul searching and seeking your own inner truth. Mag-meditate ka. Take long walks kung kailangan nyo. Meron talaga yan. So, iba-iba tayo mag-process eh. Para ma-restore yung energy natin. Gusto natin mapag-isa. Yung iba gustong crowded. Yung isa gustong magbiyahe para makapag-isip. Yung iba gustong magbiyahe para makita ng mga nature. Ma-restore yung energy nyo yan. Kayo ba? Ano yung ginagawa nyo para ma-restore yung energy nyo? Ako tulog. Oo, tulog. Tulog ba? Kasi dati, nature na ako. Sa nature ako. Nagbibiyahe ako para makita ko ng nature kasi nakatira ako sa city eh. Busy lahat yung tao. So, ayun, nagbibiyahe ako sa province. Nagbibiyahe ako sa province para makita ng mga puno. Yung konti lang yung tao, puno. Kasi I find, makita ako ng peace eh. Lalo na, dagat. Makalma niyan ako eh. Makalanghap ng fresh air. Kung wala akong pera, kung wala akong budget sa travel, tulog. Kayo ba? Ano ba yung ginagawa nyo? Pag stress kayo, na gusto nyo mapag-isip, yung mag-pag-isa, ano ba yung makapag-relax sa inyo? Aside sa money ha, aside sa food. Kasi may iba dito, may iba kasi na stress eating, malawalan niyo yung problema niyo or ma-recharge kayo pag meron ng money. Yan yung katotohanan. Minsan yan din ako. Pero sa ngayon, budget kasi. Kakasimula lang ng bagong taon din, di ba? Kakapasok lang natin. So, pag walang budget, tulog. Pag sobrang stress ako, sinasabihan ako ng spirit guides ko na sleep ka muna. Para ma-re-energize ka. Para sa pagbalik mo, alam mo na yung pinagsisihan nyo. Kasi yung pinagsasabi ko noon. Tapos, pinagsabihan ako na matulog daw muna ako. Kasi pagod lang daw ako. Ayun. So, listen to your intuition kung ano yung sinasabi nila sa inyo. Okay? So, ayun. Hanap kayo ng paraan para ma-re-energize kayo. Para pagbalik niyo sa trabaho niyo, productive na kayo. Alam niyo na yung sagot. Alam niyo na yung anong dapat gawin. Ganun. So, ayun. Feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or making business investment, hindi mo na kailangan malang pahintulot ng iba kasi nasa iyo lang yung sagot. So, ayun. Ano pa ang mensahe? Okay. So, ito is, magbalik mo, recharge ka na. Naging creative ka na, marami ka ng new ideas, mas nagkaroon ka ng maraming ideas. This is also ambition. Nag-iisip din kayo sa inyong ambition. Nakikita ko pa nga dito yung ugali nyo. Charismatic kayo, masayahin kayo, may tiwala kayo sa sarili at nakakapukaw. Kayo ay
very supportive sa inyong mahal sa inyong sa buhay. Very passionate kayo sa gusto sa buhay. Binibigyan nyo ng time and effort yung passion nyo. Kaya nyo maging leader. Kaya nyo gawin yung mag-isa yung gawain. So, very confident kayo. Pagbalik nyo, very confident na kayo. Very confident and sense of worthiness are elevated kasi na-recharge na kayo. You are becoming more confident, which will lead to immense personal growth and improved relationship. So, you're feeling powerful and enjoy being recognized in the workplace. Kung ikaw ay negosyante, listen to your intuition. Ito yung sabi ko sa inyo kanina pa, na listen to your intuition to grow your business and take action towards increased prosperity. Yes. Nag-decision na kayo dito. Go lang ng go. Kasi nakikita ko talaga dito ang career stability nyo, personal growth nyo, increased prosperity, win a workout nyo palalo. Oo. Okay. So, sa buhay, pag-ibig, self-love, partnership, and romance. Wow. This is new love po. This is relationship. This is unconditional love, new feelings, better than new friendship po. You're taking care of yourself, nagkaroon ng beauty application, skincare application. Okay, this is also self-love po. This is new beginning sa inyong buhay ha. Maaring kakasagot nyo lang sa inyong manliligaw, maaring kakarating lang ng inyong manliligaw, maaring nagkaroon ng new cycle sa inyong buhay pag-ibig. Like for example, nag-level up, kakabatin nyo lang, nagkaroon ng sigla na mas naging sigla yung relasyon nyo. So this card is this is good news sa mga single po. Kasi may nakikita ko ditong new love is coming. This card tells you na the divine is offering you a new love. Yes, may parating na bagong pag-ibig which can arrive in many forms such as self-love, new relationship, new connection sa isang tao na maghahatid sa inyo ng love, peace, and happiness sa inyong buhay. Ang ganda nito, no? Unconditional love. So, this card asks you to be open sa pag-receive ng gift na ito dahil ito ay nakatadhana sa inyo. So, may gift ang universe sa inyo. Dahil ito ay nakatadhana sa inyo, so dapat open arms mong tanggapin ito. Sa mga may relasyon sa buhay pag-ibig, magkakaroon kayo ng renewal of love, very supportive at mahal na mahal nyo ang isa't isa. Masaya kayo ngayon at dahil masaya kayo, nagkaroon ng positive emotions flow. Pwede din dito ha, may buntis or the arrival of a new baby. May nakita ko dito na pwedeng may buntis, pwede ding pagdating ng bagong silang or the arrival of a new baby. Nagpo-focus ka dito sa self-love and you're taking time to yourself. Pasensya na po, may nagbenta. Opo. Para din ito sa inyong personal development. Nagkaroon ng self-care dito. So, hidden truth. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya ng mga Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024 sa mga single po? I am becoming a better person. I am becoming a better person. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024. Sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon, I am afraid to contact you. Bakit naman?
wisdom, love message na po para sa mga single, spirit guides, Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon, January 13, 2024. Take a walk. Oh, sabi ko kanina dito, di ba, na makarelax kayo, oh, magiging okay din kayo, makapag-isip kayo ng mabuti kung magkaroon ng long walks, travel. Pwede din magbasa kayo ng libro. Some of you, kung magbasa ng libro, marerelax kayo ngayon. Makakatagpo ka ng peace of mind. Love message na po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Para yan sa mga marelasyon at sa buhay mag-asawa. Love message na po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024. Marriage. A marriage of soul is a union of two divine counterparts blending together. Love message na po, wisdom message na po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong January 13, 2024. Memories, cherished memories of loved ones. Wisdom message niyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong January 13, 2024. Wow! Take steps towards positive changes. Love message, kabuang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, Scorpio, Spirits, guys, kayo January 13, 2024. Wow! Take steps toward positive change and expect powerful change. Puro new beginning dito, no? May sudden change siguro. May sudden change. May changes na ganap. Siyempre, unang-una, pagbabati. At saka, kakasagot nyo lang sa inyong maliligaw. Tapos, buna recharge na kayo sa inyong trabaho. Anong pawang kabuang advice nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio? A win-win outcome is forecast. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayon January 13, 2024. Cherubim. Look to the stars, accept keys and codes of stellar wisdom. Parang hindi na makita. Ayusin lang natin po. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 13, 2024. Message from Archangel Jophiel. Act with wisdom, use information for the highest good.
So that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, January 13, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.